sambahay ang pananambahan po natin sa Panginoon sa ating kanya-kanyang mga bahay. Sabi ng isang quotation, "Be the reason someone smiled today." Sana yan ang maging prinsipyo natin, ano, araw-araw ng buhay, ang maging dahilan tayo ng pagngiti ng mga tao sa ating pong mga kapaligiran. Yung bang after this sambahay natin ay mapangiti natin yung ating mga makakasalamuha, makikita, lalo na yung mga taong malapit sa atin. Ano? Kaya malaking tulong ang pagbabasa ng Biblia at ang pag-attend ng mga ganitong mga gawain para mabago ang buhay natin. Ano po? At maging reason tayo ng pagsaya ng mga tao sa ating pong paligid. At ang Book of Proverbs ay isang magandang panimula. Kaya muli, pag-usapan natin, Buffet of Wisdom, this is menu number 27.2. So ito ay part 2 ng 27 ng Proverbs. Let's start from verse 10. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Napakarunong ni Haring Solomon kasi itinuturo niya sa atin yung pakikipagkaibigan, lalo na sa mga kapitbahay, sa mga taong malapit sa atin. Ano, mas okay daw yung kapitbahay kesa doon sa kapatid mong malayo. Oh, yan yung comparison niya. Mas okay daw na kaibiganin mo yung mga taong malapit sa iyo, especially your kapitbahay. Ano, kesa naman umasa ka sa kapatid mo, kaibigan mo, na nasa malayong lugar na hindi ka kayang tulungan sa mga oras ng pangangailangan. At totoo naman yan. Kahit ako, di ba yung halos 3 weeks akong nagkasakit, hindi man lang ako mapuntahan ng aking mga kapatid, mga mahal sa buhay, gusto nilang mabisita ako. Pero hindi nila kayang pumunta, lalo na ngayon, pandemic, tas ang layo nila sa amin. Diba? Buti na lang nariyan kayo. Ano? Ang inyong pangungumusta, pagdalaw at mga pagpapadala ng mga prutas ng mga panahong iyon ay malaking tulong. Ganun ang ibig sabihin. Kasi ang aasahan mo sa oras ng pangangailangan mo ay yung mga taong malapit sa iyo. Ngayon, kung aawayin natin yung mga taong malapit sa atin, pinuputol natin yung ating support system. Diba? Yung mga taong pwedeng makatulong sa atin sa mga panahon ng pangangailangan. Kaya alam nyo, isang kamangmangan ang makipag-away sa hipag. Isang kamangmangan ang makipag-away sa biyanan, sa manugang, sa bayaw, 'di ba? Kailangan kinakaibigan niya kasi sa oras ng kagipitan at mga pangangailangan, sila ang pwedeng tumulong sa atin kasi malapit sila sa atin. 'Di ba? Nakakalungkot yung taong kaaway niya lahat ng kapitbahay niya. Alam niyo, nowadays, wala na yatang mga magkakapitbahay na magkakasundo. Mag-comment nga kayo riyan kung sabihin niyo, ang mga kapitbahay ko ay kabati ko. Kasi ngayon, nowadays, ano, halos lahat ng magkakapitbahay ay magkakagalit, magkakaaway. Misa magpapasaringan pa sa Facebook. Diba? Alam mo naman kung sinong pinatatama, ang kapitbahay. Magsha-shoutout pa. Diba? O malungkot yun pagkaaway yung kapitbahay nyo. Alam mo sa ibang bansa, lalo sa Amerika, yung practice nila ang ganda eh. Kapag may bagong lipat kalapit ng kanilang bahay, anong ginagawa nila? O, alam yan ng mga taga-ibang bansa, pinupuntahan yan eh. Dinadala ng pagkain, binibisita yan, makikipagkaibigan sila doon sa kapitbahay nilang bagong lipat. O, ganun ang kanilang ginagawa. O, dadala ng pagkain, kasi pag oras ng pangangailangan, sila ang makakatulong eh. Kasi sa Amerika, 'di ba, uso yung iahabilin mo yung anak mo sa kapitbahay. O ganun ang ginagawa. O bakit ko alam ito? O, hindi dahil nasa Amerika ako. Napapanood ko 'yan sa TV, ano? Napapanood natin 'yan sa movie.
Oh, ganyan ang nangyayari ano sa bawat isa sa atin. Eh sa atin ngayon, 'di ba? Pag may bagong lipat na kapitbahay, anong ginagawa? Oh, pinagchichismisan. Naku, sino kaya yung mga bagong lipat na 'yan? Mga mukhang mayayabang, ano, mga mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Balita ko napalaya siyan sa lugar nila kasi ganto ganyan ganyan. Sa halip na kaibiganin sila, eh pinagchichismisan. Oh, malungkot 'yan. Oh, kailangan kinakaibigan natin sila. So number one, be friendly, especially to those who are near you. Yan ang sinasabi ni Solomon. Makipagkaibigan ka lalo na sa mga taong malapit sa iyo. Yung malapit sa bahay mo, malapit sa compound mo, malapit talaga ang relasyon sa iyo. Yan ang kailangan kinakaibigan ng bawat isa sa atin. So sabihin nyo sa sarili nyo at sa mga katabi nyo ngayon, be friendly. Maging mapagkaibigan kayo. Yan ang kailangan ginagawa. Ang problema kasi ngayon, di ba, lahat inaaway. Di ba, isa-shoutout pa sa Facebook. Oh, ganun ang nangyayari. Isa-shoutout ang biyanan, isa-shoutout ang hipag. Di ba? Kahit hindi tukuyin ang pangalan, alam mo na kung sinong pinatutungkulan nila. Oh, malungkot yung ganyang mga bagay. Ano? So, makipagbati tayo sa mga taong malapit sa atin kasi support system natin yan. Yan yung kailangan ginagawa. Ang problema kasi sa tao, habang gumaganda ang buhay niya, pumapangit naman ang ugali niya. Dapat kasi habang gumaganda ang buhay natin, lalong gumaganda ang ugali natin, para kung bumaligtad ang sitwasyon, may aasahan tayong tutulong sa atin. So be friendly kahit anong marating natin sa buhay. Naalala niyo si Ruth and Naomi, yung relationship nila. Alam mo, napakaganda ng relationship ng magbiyanang ito eh. Oh, tumanda na ang biyanan na si Naomi. Gusto na niyang magkanya-kanya. Sabi niya sa kanyang mga manugang, magkanya-kanya na tayo. Uuwi na ako sa amin. Umalis yung isa, si Orpah. Pero itong si Ruth, ayaw niyang iwan ng kanyang biyanan eh. Oh, bakit ayaw niyang iwan ng biyanan niya? Kasi matanda na. Kaya sabi niya, saan ka man pupunta, doon ako pupunta. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Diba? Paparusahan ako ng Diyos pag pinabayaan kita sa ganyang sitwasyon mo. Diba? So, yan ang ginawa ni Ruth. Diba? So, inalagaan niya, inaruga niya yung kanyang biyanan. Diba? So, siya'y nagtrabaho, nagsumikap, nag-hard work itong si Ruth para mapakain ang kanyang biyanan. Tanong, bakit ganong kabait si Ruth sa kanyang biyanan? Simple. Mabait si Naomi sa kanyang manugang. It's payback time. Nung malakas si Naomi, napakabait siguro nitong biyanan. Masarap maging biyanan siguro itong si Naomi. Kaya naman nung tumanda na siya, hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan ng kanyang manugang na si Ruth. Diba? Kasi it's payback time. Listen, kapag naging mabait kayo sa manugang nyo, eh alam nga namang pabayaan nila kayo kapag matanda na kayo at may sakit na. Susuklian at susuklian nila kayo. Kaya huwag maging masungit sa mga manugang. Kasi alam nyo, nagbabaligtad ang sitwasyon. Darating ang panong manghihina tayo, magkakasakit tayo, sasabihin ng manugang mo, ha ha ha, akin ang huling halakhak. Hindi ganon. Kailangan yung ganda ng relationship. Minsan malungkot, ano? Isang compound lang silang magkakamag-anak, isang compound lang silang magkakapatid, maghihipag, magbabayaw, mag-iina, eh magkakalaban at magkakagalit. Sayang ang sitwasyon, sayang ang panahon, sayang ang mga pagkakataon dahil pinuputol natin yung support system natin. Aanin mo yung malayong kapatid. Yan ang sinasabi ni Solomon. Kung hindi ka naman niya matutulungan sa mga panahon ng pangangailangan. Maganda sigurong ito ang i-post niyo sa Facebook. Ano? O, i-post niyo sa Facebook ito ha. I love my manugang. I love my biyanan. O, maganda yan. Ano? Ano? Kesa naman kinasusuklaman niyo yung mga taong malapit sa inyo. Ano? Mahalin natin ang ating mga manugang. Mahalin natin ang ating mga biyanan. Yan ang kailangan ginagawa natin. So, be friendly. Bakit? To make someone
smile. Kasi pag inaaway natin ang mga tao sa paligid, di yan ngingiti. Diba? Sisimangod sila at magagalit. Ano? So, ang goal natin, to make someone smile today, every day ng buhay natin, how? Be friendly. Maging mapagkaibigan tayo. Huwag tayong mga away. Huwag tayong makikipag-away. Number 2, verse 11. Magpakatalino ka, anak, upang ako'y masyahan. At sa gayoy di ako mapahiya at sa nangungutyaman. So kinakausap nung magulang ang kanyang anak. O, sabi niya, anak, make me smile. O, yan ang sinasabi nung tatay dun sa kanyang anak eh. O vice versa, pwedeng yung nanay sinasabi niya sa anak niya. Anak, sabi niya, make me smile naman. Pangitiin mo naman ako, pasayahin mo naman ako. How? Sabi nung manunulat. Sabi niya, magpakatalino ka para hindi ako nakukutya ng mga tao sa paligid. It means, para hindi ako napapahiya, hindi ako nasisira, at nakakaladkad sa kahihiyan. So, magpakatalino ka. Yan ang sabi nung magulang sa kanyang anak. Magpakatalino in this context doesn't mean pagiging honor sa school. Wisdom ang tinutukoy dito. Kasi, ang kamangmangan, o may kamangmangan yung anak niya rito eh. Kaya pinagsasabihan niya na, o anak, ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang behavior mo, kasi nakakaladkad mo sa kahihiyan ng pangalan ko. Ganun ang ibig sabihin nung Proverbs chapter 27 verse 11. Mga anak, listen. Sa lahat ng mga anak na nariyan, ano, nakatabi ang magulang, listen ha. Wala kayong gagawin na hindi madadamay ang inyong mga magulang. Lahat ng gagawin nyo, lahat ng mangyayari sa inyo, lahat ng kahihiyan nyo, lahat ng katagumpayan nyo, damay ang magulang nyo. Kaya maging marunong tayo. Yan ang sinasabi ng magulang sa kanyang anak. Anak, magpakatalino ka, ayusin mo ang buhay mo. Kasi maging ako nadadamay sa lahat ng kalokohan mo. Yan ang sinasabi ng tatay in this context. Pwede ba namang mahuli kayo ng barangay dahil na-curfew kayo, wala kayong mask, wala kayong face shield na hindi madadamay ang magulang? Damay ang magulang. Pwede ba namang kayo hulihin ng pulis, ikulong dahil meron kayong kaso na hindi madadamay ang magulang? Damay ang magulang. Kasi hahatiran kayo ng pagkain. Maghahagilab siya ng pera ng pang-areglo sa inyo. Diba? Lahat ng gagawin nyo, lahat ng mangyayari sa buhay nyo, damay ang magulang. Diba? When you succeed, tuwang-tuwa ang magulang. Ipinagmamalaki kayo. Pag kayo naman ay masama, gumawa ng mali, damay pa rin sila. Diba? Because gladness and grief comes as a response to our children's actions and behavior. Walang pwedeng gawin ng anak na hindi nakaka-apekto sa kanyang magulang. So listen uli, ano mang gawin ninyo sa buhay nyo, apektado kaming mga magulang nyo. Kaya isang kamangmangan ang dalhin sa kahihiyan ang pangalan ng kanyang mga magulang. It is foolishness. Yan ang sinasabi ni Solomon. Kaya magpakatalino tayo, magpakarunong tayo. Ayusin ang buhay, ayusin ang pag-uugali, ayusin ang behavior. Kawikaan 10:1. Ang matalinong anak, ligaya yan ng magulang. Ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Meron daw mga anak na nagpapasaya talaga sa puso ng mga magulang eh. Meron naman talaga daw na anak na talaga namang puro siphayo at lungkot ang dala. Ba't kaya ganun? Diba ang mga anak natin, isa lang ang pinagmulan. yung nanay at tatay. Pero magkakaiba ng ugali. Merong sobrang tahimik, merong sobrang gulo, merong sobrang sipag, merong naman sobrang tamad. Diba? Merong sobrang bait at lambing, merong naman sobrang wala lang, wapakels. Diba? Ganyan ang mga anak natin. Merong nagbibigay sa atin ng karangalan, merong namang puro kahihiyan ang dinadala sa bahay. So kayo ba ay ligaya ng magulang nyo o tinik sa dibdib ng inyong mga magulang? Diba? Ganun ang kailangan ginagawa, mga kabadid. Ano po? Ng bawat isa sa atin. So make your parents smile today and tomorrow and every day ng buhay nila. Yan ang kailangan ginagawa. So paano? Magpakarunong tayo, magpakatalino tayo, ayusin natin
ang ating pong mga buhay because wise children make their parents happy. Actually, ang mga magulang, madali naman yang pasayahin. Mabababaw lang naman ng kaligayahan ng magulang eh. Diba? O paano pasasayahin ng magulang? Una, kapag bata pa kayo, kabataan pa, nag-aaral pa kayo, wala pa kayong trabaho, simple lang pasayahin ng magulang pag nasa puder pa nila kayo. Paano? Makinig lang kayo sa kanila. Sumunod kayo sa kanilang sinasabi. Mag-aral kayong mabuti. Huwag munang mag-boyfriend, mag-girlfriend kasi mag-aaral pa kayo. Diba? Magsipag kayo sa bahay. Sasaya ang magulang nyo. Kaya lang naman nagbubunga nga ang nanay, diba, sa bahay araw-araw. Alam nyo kung bakit? Eh kasi katatamad ninyo. Diba? Tanghali na kayong babangon. Tapos pagbangon nyo, hilata pa rin kayo ng hilata. Ang mga pinagkainan ay nakatambak doon sa lababo. Mula yung kagabi, yung sa almusa, lahat. Diba? Tapos pag pag-uurungin mo, angil ng angil. O sino pa naman yung magbubunga nga? Saya ba ang ibibigay niyan sa magulang? Siyempre, lungkot. Ganun ang ibig sabihin. Kaya kapag nasa puder pa kayo, eh maging masipag naman kayo sa bahay. Diba? Pangalawa, kapag may trabaho na kayo, abutan naman ninyo ang mga magulang nyo. Alam nyo, kapag inabutan nyo ang magulang nyo, ang ngiti ng mga abot tenga. Hindi naman dahil mga mukhang pera ang magulang. Ano? Hindi ganun, ha? O, hindi ko sinasabi mga mukhang pera yan. Alam nyo, mga magulang, kagalakan nilang may natatanggap sa kanilang mga alam nyo kung bakit? Kasi ibig sabihin, nagbunga ang kanilang tanim. Paanihin naman natin sila. Ganun ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Ano? So, maging mabuti tayo sa kanila, lalo sa mga panahon na nabe-bless na tayo ng ating Panginoon. So, anong ginawa ng Proverbs nung manunulat, especially si King Solomon, anong ginawa niya? Pinagsabihan niya ang kanyang anak. Kinausap niya ang kanyang anak. So, anong lesson? Talk to your children regularly. Lalo na kung yung mga yan ay mga teenager. Huwag magsasawang paalalahanan. Huwag magsasawang pagsasabihan kasi nasa mga trial and error yan eh. Diba? At marami silang gustong itry, marami silang error. Kaya ang guidance ng magulang, lagi nating ibinibigay sa kanila. At saka mga kabataan, alam nyo, mga KSP yan eh, mga kulang sa pansin. Kaya kung hindi papansinin sa bahay, maghahanap yan ng pansin sa iba. At to the point na naliligaw na sila ng landas. So, dapat alam natin kung saan sila nagpupunta, sinong kasama nila, anong ginagawa nila, at higit sa lahat, hindi lahat ng gusto nila papayagan natin. Lalo na sa panahon ngayon. Diba? Sa panahon natin ngayon, talagang kailangan nag-iingat. So, tayo bilang mga magulang, naroon para paalalahanan sila, para kagaya nung anak ni Solomon, maging marunong din sila. Verse 14, ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitiwan. Pansinin niyo ha, yun daw nanggigising ka ng tao, lalo na pasigaw, eh para daw isinusumpa mo yung tao. Oh, kasi mahirap yun eh. Lalo na nag-i-enjoy sa pagtulog, tapos nananaginip pa. Ano? Oh, ede, delikado ka rin pag ginising mo yan. Huwag mong, alam niyo, ang isang taong natutulog, diba? Tapos ay enjoy na enjoy sa tulog niya, sinira mo, eh delikado yun. Mahirap yung ganyang mga bagay. Kaya sabi nga nila, diba, magbiru ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Lalo na doon sa ginising. Ano? So anong ibig sabihin ni Solomon? Respect those who are sleeping. Alam nyo, napakaganda, nirirespeto ang mga tulog. Ito ang lesson gustong ituro ni Haring Solomon. Dapat iginagalang ang natutulog, lalo na kung yung tulog na yon ay pagod. Diba? Ganun ang ibig sabihin dito, mga kapatid. Hindi lahat ng tulog, eh dapat pabayaang matulog. Yun lamang pagod. Yan yung mga dapat binabayaan nating matulog. Ano? Dahil pagod sila eh. Oh, kailangan nila ng tulog at syempre, deserve nilang magpahinga. Oh, lalo na sa panahon natin, magkakaiba talaga ng oras tayo. Kasi sa ngayon, 'di ba, sa panahon ngayon, talagang karamihan ay gising sa gabi dahil 'yun ang trabaho nila, pag umaga'y tulog. So kung ganun ang sitwasyon nila,
eh tayo naman ay magrespeto ng mga natutulog na pagod. Diba? Huwag tayong kalampagan ng kalampagan. Pag meron kayo sa bahay na ang trabaho niya ay gabi, tapos matutulog siya ng umaga hanggang tanghali, huwag kayong bara-bara kung kumilos. Yung bang mayat maya ang bukas sa pinto, diba? Tapos kalampagan ng kalampagan, eh mamaya pag nagising yan, baka ikaw na ang ipitin sa pinto. Oh, eh kasi nagigising natin yung mga taong pagod. Tatandaan nyo, rirespetuhin natin ang mga pagod na natutulog. Pero yung mga hindi naman pagod, napuyat lang dahil kakalaro ng ano, Mobile Legend, ano? Kakalaro ng ano yung ang tawag nila, Call of Duty, 'di ba? Kakapanood lang ng K-drama. Alam niyo yung mga napupuyat lang sa ganyan, dapat yung hinahambalos, ano? At nang matauhan, 'di ba? Hindi kailangan kinukonsinti yung ganyang mga trabaho. Ano yan, napapagod sila at na, napupuyat. Tapos pag umagay, hilata ng hilata sa dami ng gagawin sa bahay. Huwag niyong papayagan ng ganyan. Eh. Minsan tayo rin naman kasi mga magulang, konsintidor. Bibigyan pa ng wifi, ibibili pa ng cellphone, pababayaan magpuyat. Diba? Pag gabi, patayan ng wifi, tanggalan ng cellphone, at nang matulog ang mga yan at para kinabukasan, malakas sila, at meron silang kakayanang magtrabaho sa bahay. Ang mga iginagalang, ang mga nirerespeto, yung mga tulog dahil pagod. Pero yung mga napuyat lang sa walang kakwenta-kwentang bagay, aba, tayo ay gumising at bigyan sila ng pansin at para matauhan ng mga ganyan. Diba? Hindi natin dapat sila kinukonsinti. We need sleep. At least sabi nga ng mga pag-aaral, we need at least 7 to 9 hours of sleep, 'di ba? Every day. Ganong kahaba ang oras na dapat kailangan natin. 'Di ba? Lalo na kung napapagod tayo. Alam niyo ba kung ano ang pwedeng mangyari kapag ang tao kulang siya sa tulog? Lalo na yung napapagod, tapos gigisingin mo, ang oras ng tulog niya ay tatatlo lang, apat, lima. Hindi niya nakukumpleto ang 7 to 9 hours. Alam niyo, may problema tayo pag ganyan. Alam niyo ba kung anong magiging risk pag tayo raw ay kulang sa tulog? Sabi ng isang pag-aaral, una, you get sick. Humihina ang immune system natin. Nagiging mababa ang panlaban natin sa sakit. Kaya we need sleep, lalo na sa panahon natin ngayon. Diba? Sa panahon ng pandemya, kailangan talaga natin ng tulog. Ganun ang ibig. Kaya pag mga kabataan, natutulog kayo, sabi saan, nanay, nakaka-6 hours lang ako. Ano? Di pa ako nakakapito. Wala pa akong 9 na oras. Natulog. Kasi kailangan natin yan. Kaya huwag kayong magpupuyat. Mga kabataan, kayo matulog ng maaga. According to an analysis published in the European Heart Journal, sabi niya, your chances of developing coronary heart disease or having a stroke are greatly increased with less sleep. Alam niyo, sino raw yung na-heart attack? Nagkakaroon ng problem sa heart? Yung mga taong kulang sa tulog. Yan yung mga nangyayari pag kulang talaga sa tulog ang tao. Kasi ang sistema natin, sinira yung tulog eh. Kasi talaga ang tulog natin ay gabi, pero dahil nga sa panahon natin, sa mga trabaho, eh gabi na sila nagtatrabaho, umago na natutulog. Another, you can think. Meron kang poor concentration. Pag ikaw ay puyat, diba? So wala kang konsentrasyon. You are forgetful. Ang mga taong kulang sa tulog, makakalimutin. Ngayon, kung 75 years old na kayo, sabihin nyo kulang kayo sa tulog, no? Talaga lang makakalimutin na kayo dahil sa edad, ano? You risk for diabetes increases. Mas tumataas ang diabetes natin kapag tayo raw ay laging napupuyat. Kaya kung diabetic kayo, isang pwede niyong gawin para bumaba ang inyong diabetes, lagi kayong matutulog, 'di ba? Kayo ay kulang kasi sa tulog eh. Ganun 'yan. Kaya pasinin niyo yung mga diabetic, 'di ba, antukin. Kasi kulang nga sila sa tulog eh. Nag-i-increase ang kanilang diabetes. Another, you are accident prone. O, di ba, pag mga puyat, nag-drive, ano nangyayari, natutulog? O, maraming aksidente sa daan, ang dahilan, napikit,
natulog. Eh bakit natulog? Kasi puyat, kulang sa tulog. And of course, nagkakaroon ng skin problem. Bakit daw nagkakaroon ng pimples? O, nagkakaroon ng mga tagyawat. Eh dahil laging puyat. O, nagkakaroon tayo ng skin problem. Kaya di ba, ano sinasabi ng iba? Pag meron kang event na gagawin, uy sister, ikaw ay mag-beauty rest. O, anong ibig sabihin ng beauty rest? Magpahinga ka, matulog ka. I-rest mo muna ang beauty mo. Alam niyo kung bakit? Ang taong napupuyat, nawawala ang beauty. O, tignan niyo ang mga member of the family ninyo. Sige, tignan niyo. Pag wala ang beauty, puyat yan. Ano? Kaka-K-drama. Ano? Kaka-attack. Ano? Kaka-panood ng kung ano-ano. Baka yan ay napupuyat, kaya nawawala ang beauty. Dahil ang mga taong mabibeauty, o, yan yung mga taong ano, kompleto pa sa tulog. O, tignan niyo ako. Diba? Mukha akong di napupuyat, kompleto sa tulog. Ano? O, ganun ang kailangan natin maintindihan. Verse 15 and verse 16. Nakakayamot ang asawang masalita. O, take note na, ulitin ko. Nakakayamot ang asawang masalita. O, take note nyo ito ha, o, mga husband. Tandaan nyo mabuti, Proverbs 27:15. Ano? Maganda ito, ipaskil sa ano sa bahay. Ano? O, ipatarpulin nyo mga husband. Ha? Ilagay nyo sa bahay nyo. Ulitin ko, Proverbs 27:15. Nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila. Mahirap siyang patigilin para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Nakakainis daw, nakakayamot daw ang mga asawang masalita. Mabunganga, nagnangnag. Diba? Husband ang nag-uusap dito ha? So, nagging wife is like endless dripping on a rainy day. Alam niyo, di ba yung, na-experience yung ano, yung may butas ang bubong nyo, tapos, usually di ba, yung mga luma, merong mga timba tayong mga nakalagay para sumalo doon sa ano, doon sa tulo ng bubong, di ba? Nakakayamot yung mayat-mayat, tik, 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 hindi ka matutulog ron eh. Sabi nung Proverbs, sabi niya, ang asawa raw na masalita, para daw yung ulan na hindi tumila. Yung patak niya, tik, 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 tik. Nakakayamot. Sabi nung ating pong mga pinag-uusapan dito, ano, para daw silang ulan na hindi na tumila, para daw silang langis na mahirap hawakan, para daw silang hangin na ang hirap-hirap pigilan. Diba? Siguro yung husband dito, yamot na yamot talaga. No? Kasi sabi niya, nakakayamot ang mga asawang masalita. Nag-nang-nag. Oh, sabi niya. Alam niyo, merong isang wife, nagpunta siya sa pastor nila, sa ministro nila. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, pastor, sa tingin ko ang aking asawa ay may babae. Sabi niya, nambababae ang asawa ko. Iyak siya ng iyak. Oh, sabi nung pastor, bakit mo naman nasabi na may babae ang asawa mo? Sabi niya, kasi po pag uuwi siya ng bahay, pagkatapos niyang umuwi ng bahay, ay aalis agad ng bahay, hating gabi na pong babalik. Oo. Yung tulog na kami, tsaka siya babalik. Sabi nung babae, araw-araw ba yun? Sabi niya, opo, kaya tingin ko may babae po ang aking asawa. Sabi niya, o sige, sabi nung pastor, meron akong tubig dito. Sabi niya, nilabas isang litro ng tubig. Sabi niya, ganito ang gagawin mo. Sabi niya, every time na uuwi ang asawa mo, uminom ka ng tubig. Pero take note, huwag mong lulunukin. Huwag mong lulunukin ha, sabi niya. O, edi, umuwi yung babae, yung wife. Pag uwi ng asawa, inom agad nung ano. Tapos di niya nilunok. Hindi umalis yung husband. Nagtataka yung babae, hindi umaalis yung kanyang husband. So, after 2 weeks, bumalik yung wife kay pastor. Sabi niya, pastor, napaka-effective po ng tubig. Hindi na po umaalis ng bahay ang aking husband. Meron pa po ba kayo ng tubig? Bibili po ako ng marami. O, sabi niya, sabi nung pastor,
alam mo, walang kapangyarihan ng tubig. Sabi niya, mineral water lang yun, sabi nung pastor. Alam mo kung anong problema, kung bakit umaalis ang asawa mo. Madaldal ka siguro. O, ganun ang sabi niya. Ano? Eh kasi, hindi na siya makakapag-usap kasi may tubig sa bibig. Try nga natin, mga husband. Ano? Painumin ninyo na tubig ang wife nyo. Tapos hindi lulunukin. Oh, sarap siguro ang ginawa. Ano? Tuwa-tuwa mga husband ngayon. Ano? Oh, makabawi. Ano? Oh, bumili kayo ng tubig ni Pastor. Ano? Bumili kayo ng tubig. Nagbebenta ako ng tubig. Ano? Baka merong gustong bumili riyan. Pampatigil ng bibig ng ano ng wife. Ano? Ibili ninyo, ha? Oh, ganun ang ibig nating sabihin. Masakit nga naman sa tenga ang bunganga ng bunganga. Tapos minsan, hindi mo pa alam kung bakit siya nagbubunga. Napansin niya, mga husband? Yung wife mo magbubunga nga. Tapos, wala kang clue bakit siya nagbubunga nga. Minsan may ganyan mga moment. Parang, bakit siya ganito? Ba't siya nagagalit? Sabi niya ako pinagagalit? Wala tayong ideya. Minsan ganyan, ano? Nangyayari yan. Yung bang gusto yata nila mag-aral tayo ng panguhula. Alam niyo, madalas ganyan ng babae. Gusto nila mag-aral tayo ng panguhula kasi bigla na lang silang magagalit at magbubunga nga na hindi natin alam. Wala tayong ideya kung bakit sila nagkakaganon. Tapos kapag tinanong natin ng, ba't ka nagbubunga nga? Ba't ka nagagalit? Anong sagot nila? Bakit? Hindi mo alam? Anong sasabihin natin? Hindi ko nga alam kaya ako nagtatanong eh. Anong sasagot? Ganyan ka naman lagi eh. Yan ang problema sa'yo. Lagi kang walang alam. Ano? Ganyan na nangyayari. Ang goal natin, mga kabadid, mga kaibigan, is to make someone smile. Diba? So, make your husband smile. Diba? Every day. Vice versa. Make your wife smile today and every day of their lives. Diba? So, yun ang kailangan ginagawa. So, in this context, stop nagging. Para maging masaya, yung husband ninyo araw-araw ng kanyang buhay. Diba? Isa kasi sa nagpapalungkot sa buhay ng mga husband, yung mabunganga ang asawa. Walang araw na hindi niya binungangaan kahit maliliit na bagay. Sasabihin naman ng mga wife, diba? Eh brother, ganyan naman yan eh. Tingnan mo, nanggigigil na yung wife. Tingnan nyo. Nanggigigil na ang asawa niyo. Sasabihin nyo, eh bakit naman hindi ako magbubunganga? Eh may sapat naman akong dahilan para magbunganga. Kung walang ginagawang masama ang asawa ko, hindi ako magbubunga nga. O, may katwiran nga naman, di ba? But listen, nagbago ba ang asawa niyo? Hindi rin. O, edi, bukas magbubunga nga ka ulit. Palitan niyo yung inyong estilo. Pwede naman yung gawin niya sa mas madali at mas magandang kaparaanan. Ibahin ang style. Sabi nga, simple pero rock. Ayan ang kailangan nating gawin. So, mga kapatid, mga kaibigan, let's sum up our lesson for today. Magkaroon tayo ng sariling pagsusuri, baka may bahagi ng buhay natin na itinutuwid na tayo ng Diyos, pero nagmamatigas pa rin tayo. Diba? So, tayo ba'y friendly? Tanungin niyo yung sarili niyo, palakaibigan ba kayo? O tagataboy tayo ng mga taong magiging support system sana natin? Diba? Tinataboy ba natin ang manugang natin, ang biyanan natin, ang mga bayaw at hipag natin, mga kapitbahay natin, or kinakaibigan natin sila? So be friendly. Make someone smile today by being friendly. Respectful ka ba? Marunong ka bang gumalang sa natutulog? Take note ha, sa natutulog na pagod. Pag alam yung pagod ng tao, dahil nagtrabaho siya, may ginawa siya, na productive, tapos pahinga niya yon, tulog niya yon, irespeto nyo. Dahan-dahan sa kilos, dahan-dahan sa ginagawa para makapagpahinga ng tama ang mga miyembro ng ating tahanan. Make someone smile today. Be respectful doon sa mga natutulog. Diba? Mga anak, kayo ba'y ligaya or problema ng mga magulang nyo? Baka naman saksakan kayo ng tamad. Diba? Maging masipag naman kayo. Baka naman may trabaho na kayo, pre-board and lodging pa rin kayo hanggang ngayon. Di man lang kayo marunong mag-abot sa magulang nyo. Sana naman di na tayo pinuproblema ng magulang. Tayo'y ligaya na ng kanilang buhay. Listen mga anak, kung papaano nyo binigyan ng ligaya ang magulang nyo nung isilang kayo,
sana ganun din habang lumalaki kayo. Kasi tuwan-tuwa sila nung isilang kayo eh. Sana ganun din yung tuwa nila kasi nariyan kayo sa kanilang feeling. Ikaw ba yung wife na nag-nang-nag? Ikaw ba yung wife na bunganga ng bunganga? Baguhin na yan kasi hindi yan nagiging healthy sa relationship. Pwede mo namang sabihin yung disappointments mo in a very nice way. Mas magkakaintindihan kayo at mas magiging maligaya kayo sa inyong buhay. Listen, be the reason someone smiles today.